Ang mga disruptive technologies ay talagang nagbago ng ating pamumuhay. Halimbawa na lang ang nanoparticle. Kahit napakaliit nito at nasa nanoscale, nagsimula na itong mag-revolutionize ng maraming industriya. Pero importante rin na maunawaan natin ang mga posibleng panganib na kaakibat ng mga materyales na ito. Immerse sa mundo ng computational nanotechnology, kung saan ang teknolohiya at kaligtasan ay magkasama. Gamit ang mga dekalidad na mga kagamitan sa high-performance computing at mga software simulation, ang proyektong NanoCore ay naglalayong palawakin ang larangan ng nanotechnology habang pinapanatiling ligtas ang mga materyales na ito para sa human health at environment. Gamit ang pinakabagong in silico methods, sinusuri namin ang biosafety at toxicity ng mga engineered nanomaterial bago ito magamit sa totoong aplikasyon. Ang team namin ay patuloy na nagtatrabaho para mag-develop at ma-validate ang mga statistical methods na nagbibigay ng cost-effective at animal-free na alternative sa traditional na toxicity testing. Ang mga in silico models na ito ay sophisticated at sinusuportahan ng experimental results. Ang mga molecular simulations na ginagawa namin ay nagbibigay ng mga insights sa pagsasama ng mga nanoparticle sa biological system na pinag-aaralan. Makakapag-predict din ito ng potensyal na toxicity ng mga engineered nanomaterials at gabay sa pagdisenyo ng mas ligtas na mga materyales. Naiintindihan namin na ang mga engineered nanomaterials ay may mga natatanging katangian na magagamit sa iba't ibang aplikasyon. Pero ang mga properties that make them useful, tulad ng maliit na sukat at malaking surface area, ay maaaring magdulot rin ng mas malaking toxicity. Kaya't binuo ang NanoCore Lab na mayroong 4 na core research themes para pag-aralan ang toxicity ng mga nanoparticles. Isang halimbawa nito ay ang in silico toxicity analysis. Ito ay gumagamit ng computer-based methods tulad ng computational modeling, simulation, at machine learning techniques para ma-predict ang toxic effects ng mga kemikal, medisina, at iba pang mga compounds sa mga living organism. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa nanoparticle? Ito'y isang paraan upang ma-predict ang potensyal na toxic effects ng mga nanoparticle sa kalusugan ng tao sa simula pa lamang ng pag-develop. Mayroon din tayong molecular modeling at simulation. Ito'y mga computer simulations na ginagamit para pag-aralan ang iba't ibang mga phenomena, tulad ng mga katangian ng mga materyales, ang dynamics ng chemical reactions, at ang behavior ng mga biological systems. Yung molecular dynamics, MD, at quantum mechanical, QM, simulations ay dalawang uri nito na ginagamit namin para i-optimize ang disenyo ng nanomaterial para sa partikular nitong aplikasyon, tulad ng drug delivery, sensing, o imaging. At syempre, mayroon ding quantitative structure activity relationship, QSAR. Ang mga QSAR methods ay mahalaga para ma-predict ang biological effect ng mga chemical compounds base sa mathematical at statistical functions. Dito, gumagamit tayo ng mga physical-chemical na katangian ng nanoparticle tulad ng sukat, hugis, at zeta potential para bumuo ng relasyon sa isang biological activity, tulad ng cytotoxicity. Ito'y makakatulong sa pag-develop ng safe nanomaterials sa pamamagitan ng paglalagay ng disenyo nito sa safe region ng malawak na mga chemical configuration. At huli, mayroon pa tayong nanoinformatics. Dito, ginagamit natin ang mga computer algorithm, data science, at informatics para mag-develop ng mga tool na magagamit sa pag-manage, pag-analyze, at pag-interpret ng malaking bilang ng mga datos related to nanoscience, tulad ng mga properties, images, at microscopic videos para sa dynamic analysis ng mga nanoparticle. Ang pagkakakilanlan ng mga relevant na datos para sa nanosafety, tulad ng atomic symmetry ng nanomaterials, temporal aggregation, at dynamic morphology, ay makakatulong sa pagdesenyo at pagdevelop ng mga bagong nanomaterials. Ang layunin namin ay magpatuloy sa pag-advance ng teknolohiya habang pinoprotektahan ang public health at ang kapaligiran. Sama-sama tayong magsulong ng mas ligtas at mas matatag na hinaharap gamit ang computational nanotechnology.